Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitlugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat, Panginoon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Thank you.
Magandang araw sa inyong lahat, mga kaguro at mga minamahal naming mag-aaral na Masbatenyo. Halos isang taon na ang nakalilipas simula nang dumating sa atin itong pandemya. Maraming pagbabago ang ating naranasan, lalong-lalo na sa larangan ng edukasyon. Subalit, ito ay hindi naging hadlang para hindi natin matugunan ang pangangailangan ng mga kabataang Masbatenyo. Isa sa mga magagandang programa ng DepEd Masbate ay ang e-talentadong Masbatenyo na kung saan nagkaroon ng oportunidad ang ating mga mag-aral na ipakita ang kanilang mga talento at kasanayan sa iba't ibang mga larangan sa pamamagitan ng virtual na paglalahad. Ngayong 2021, nasa season 2 na tayo sa programang ito. At lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng mga nakiisa at sumali sa season 1. Naway marami pa ang mga batang mabigyan ng pagkakataon na magpakitang gilas at maibahagi ang kanilang mga husay at talento sa pagtula, pagsayaw, pag-awit at iba pang kasanayan. Tara na at abangan at subaybayan ang e-talentadong Masbatenyo Season 2. Welcome, program activated. Synchronizing. Please enter your username. Username accepted. Ang pandemyang ating kinakaharap ay hindi hadlang para maipagpatuloy ang pagpapakita ng talento ayon kay SDS Nene Rosal Merioles. Maliban sa taunang pagdiriwang ng wikang pambansa tuwing buwan ng Agosto, marami pang buwan ng pagdiriwang ang hindi batid ng karamihan. Sa kolaborasyon ng iba pang asignatura, maraming timpalak ang maaaring salihan at matutunghayan. Bilang suporta sa Brigada Basa at upang makatugon sa hinihingi ng bagong normal, isa sa mga gawaing handog ng Proyekto Basaya ay ang italintadong Masbatenyong Pilipino. Sa lipunan ng mga husay at galing na mapapanood bawat buwan sa Facebook Live. Layunin ng mga patimpalak na, una, maipakita ang mga talento ng kabataang mag-aaral sa K-12. Ikalawa, magamit ang mga teknolohiya at plataforma sa pagsasagawa ng patimpalak. Ikatlo, magkaroon ng kolaborasyon ang mga mag-aaral, guro, magulang at komunidad sa iba't ibang patimpalak. Ikaapat, maalis ang sagabal o digital divide upang makasabay sa virtual na mundong napapanahon sa makabagong pagkatuto. Ikalima, maging handa sa mga gagawing virtual na patimpalak sa rehiyonal at pambansang antas. At pang-anim, makilala ang talentong taglay ng bawat individual. Ano ang mga panuntunan sa pagsali? Ang patimpalak ay nakapangkat sa buwan ng gawain. Bawat buwan ay may nakatakdang pagdiriwang. Ang tuon ng pagdiriwang ang magiging lunsara na siyang gagawa ng entry ng mga kalahok. Ang mga entry ay nakabideo na tatagal lamang ng 3 minuto. Kailangang magkasinghusay ang pagpapakita ng talento at pagkuha ng video para sa total packaging. Dito makikita ang inyong pagkamalikhain. Narito ang template na ipapakita sa pagtatapos ng video pagkatapos ng performance. Ang gawad parangal sa mga nagwagi ay igagawad sa susunod na buwan bago pa man simulan ang bagong patimpalak. Ang bawat distrito na kinabibilangan ng mga paaralan sa elementary at high school ay hinihimok na makilahok. Hindi pinapayagan ang pagpapadala ng 2 o higit pang entry ng isang tao o parehong grupo sa isang kategorya. Maaaring sumali sa iba pang patimpalak. Walang limitasyon sa bilang ng ipapadalang entry ang bawat distrito. Ika nga, more entries, more chances of winning. Thank you.
Oh, 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 oh
Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tupad. Ibigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa tiglaok ng pag-ibig mo. So, salamat. O Diyos, salamat. Thank you.
Kaagad sumusuko.
paghihirap at munting pagsubok na pa, alam mo na nasaan ang iyong papa. Natutuwa at nawawala ng pag-asa, at iniisip mo tutulong pa. Diyos, natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, di bayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang hubog sa iyong bukas. Bubusan ang akalain, natutulog ba? Magsikap ka at magtiwala sa may kapal. Naghahanda ang Diyos umalalay sa'yo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, di bayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang hubog sa iyong bukas. Huwag mo sana akalain, natutulog ba ang Diyos ang buhay mo? Ay mayroon nila ay pahalagahan din. Ako ang nagsasabing bayanin noon ang siyang dapat na may tuturing, sapagkat sila ang nakipaglaban upang bansa ay ating maangking.
paano na lang kung wala sila? Tayo ay alipin na ng mga ibang bansa. Pagpapahirap ay ating mararanasan kung hindi sila nakipaglaban. Ikaw ay aking naiintindihan sapagkat pagsasakripisyo nila ay mahirap lumasan. Ngunit tayo isang modernong manlalang. Kaya mas mapapalagan ang makabagong bayani ngayon sapagkat tapos na ang pangyayari noon. Bayani ng kahapon. Sila dapat ay manatili hanggang sa ngayon. Utang natin ang ating kalayaan. Kaya dapat hindi natin sila kalimutan. Ang mga dayuhang mapangmaltrato, sasaktan at tatawagin tayong indyo. Sa kanilang pagtatanggol ay di nila tayo din binigo. Wala kami rito kung hindi dahil sa inyo. Kaya paano mo masasabing karapat-dapat na maituring ang mga bayani ngayon kung hindi nila kayang matumbasan ang kabayanihan ng mga bayani noon? Makabagong bayani ay lumalaban din sa makabagong panahon. Sa gitna ng buhos ng ulan, sila ay nakikipaglaban. Dugot pawis ang puhunan para lang sa bansang pinaglalaban. Di iniinda kahit may tama na ng bala sa katawan. May takot sa kamatayan pero hindi pwedeng umatras sa laban. Guro, doktor at marami pang iba. Dapat iyon ang ituring na bayani sa tuwina. Ating ipahinga at uloy palamigin sa ganda ng sinasabi. Bawat isa ay may katwiran. Hatid sa atin ay pawang katotohanan. Ulo niyo muna'y palamigin, dahil ako'y nakapag-isip-isip na rin. Lahat ng inyong tinuray pawang katotohanan, kaya ako'y nakapag-desisyon na parehong panig ay wagi sa kompetisyon. Sapagkat parehong maituturing na bayani ang mga bayani noon at ngayon. Lahat ay may maituturing na kabayanihan, kaya't sila'y ating pahalagahan. Mga bayaning taus-pusong itataas, dakila at kayamanan ng inang Pilipinas. Tila yata nalimutan ng aking katunggali.
Sa pagtulong ng talino ang nagamit palagi. Pag may buong kalamidad, manlulukoy na rin lagi. Kaya't anong mahalaga, talino ipagbunyi. Matataas na gusali, supermarket, public mall, flyovers, skyways at iba't ibang pangkomunikasyon. Lahat ng iyon ay nagawa, talino ang naging puhon. Kaya't bayan ay umunlad ang biyayang tuloy-tuloy. Sipag ang kailangan, talino ang puhunan, matalino matamad naman. Ang taong tamad ginagamit para maging masipag. Sipag! Talino! Saglit muna pinipigil inyong itong lakandiwa. Pagtatalo nitong dalawang mahusay na makata. Pagkatila nag-iinit at kapwa di masawata. Ang talino ay biyaya, kayamanang handog ng Diyos. Lagi nating nagagamit sa mabuting gawa't loob. Kasipagan at talino, pagsasamahin walang tuos, kaya't dapat na pag-isahin lubos-lubos. Talino'y siyang utak ng balangkas ng paggawa, ang sipag na may siyang bisig ng planong binabadya. Kung ang isa'y mawawala, walang silbing magagawa, kaya't kapwa mahalaga, panalo silang kapwa. Siyang mamumuno nitong balagdasang sikat, lakandiwa kung ako ay turingan, na siyang maglalahad ng paksang pagtatalunan. Kakayahan sa pagdula, ating susubukan ng dalawang makatang mahusay sa bigkasan. Balagdasan ang tawag sa tagisan ng pagdula, na binubuo ng dalawang makata at isang lakandiwa, na siyang maghahatid sa atin ng tuwa at magdudulot ng galak sa ating mga mukha. Ang paksang ito'y walang kamatayan, gumabagabag pa rin sa mga isipan kung ang politika ba'y totoong serbisyo ang laan o sa politiko'y pansarining kapakanan. Mabuti pa ang balagtasan ay atin ang simulan upang paglalahad nila ay ating mapakinggan. Bilang mambibigkas, bigyan sila ng palakpakan upang sa paglalahad sila ay ganahan. Sa lahat ng nanonood, magandang araw po. Ako'y natutuwa na kasama ko kayo. Ngalan ko'y Rona Pasponpon para sa panig ng kabataan na mulat sa nangyayari sa politika at sa mga kalakaran. Sa ating lakandiwang makisig na Ginoo, ako'y natutuwa at sa iyo'y sumasaludo. Magandang araw po, hari ng balagtasang ito. Salamat sa magandang pagpapakilala na nagpalakas ng loob ko. Para naman sa matipuno kong kalaban, pwede ka pang umuwi, di kita pipigilan. Umalis ka na at iligtas ang iyong sarili sa kahihiyan. Kung pagkatalo mo'y ayaw mong matunghayan. Matapos magpakilala ang unang makata, ating natunghayan paglalahad niya ng pagpapakilala ng sarili sa madla. Ngayon na may pakinggan ang katunggali niya, kaya bilang lakandiwa, akin ang tinatawagan. Katunggali ng binibini, pumarito sa ating harapan. Maginoot matipuno, nagmula pa sa kanluran. Bitbit niya isang data sa pakikipagtalastasan. Sa pagsalubong sa ating ikalawang katauhan, bigyan siya ng masigabong palakpakan na may kasamang hiyawan para siya ay higit na masiyahan. Magandang araw po sa lahat na nanonood ito. Tanggapin po ang pagbati ng binatang ito. Rolando Yanson ang pangalan ko, na tagapagtanggol ng panig ng mga politiko. Sa aking katunggaling magandang binibini, may pagkakataon ka pang umalis at umatras para sarili ay iyong mapusisi mula sa pagkatameme at kahihiyang matiti. At sa lakandiwang mahusay na Ginoo, binabati kita ng buong puso nang sa gayoy sa panig ko'y ikaw ay mapakuho at ang madlay magugulatin ng gusto. Ang dalawang makata, matapos mapakinggan, pagpapakilala nila'y waring nais susgahan. Sa kanilang pagbibigkas, tila bagay, simula na ng girian, di papatalo sa mga bitbit nilang katwiran. Kaya itong balagtasan ay atin ang binubuksan
Unang tinig pa lang ay atin ang pahalagahan upang ang temang ito'y mas maintindihan ng bawat isa at ng mamamayan. Ang kabataang Pilipino'y inaasahan na magpapatialog na lamang sa sinasabi ng mga magulang, maging ng institusyon at ng pamahalaan. Kabataan ay madalas din balaan. Huwag makisawsaw sa mga usapan, lalo't politika ang talakayan dahil hindi raw namin alam yan. Pero sa totoo lang, malaki ang aming ginagampanan para sa ikabubuti ng sambayanan. Ika nga ni Rizal, kami ang pag-asa ng bayan, kaya di dapat baliwalain ng pamahalaan. Batid namin ang sa pamahalaan ay may kapabayaan, lalo na ngayong may pandemyang kinakalaban. Mga politikong sa bansa'y inaasahan, di mahagilap kung kailangan. Sariling kapakanan lamang nila ang inuuna. Pinagmamalaking serbisyong totoo ay nasaan na? Pagpapapapel sa eleksyon, sila'y nauuna. Ngunit sa panahon ng sakuna at pandemya, sila'y nawawala. Tulad ng nangyaring trahedya na dulot ni Yolanda, mga tulong pinansyal at pagkain ibinahagi ng ibang bansa, nasayang dahil nabulok, napaso at nawalan ng visa, di na iparating sa nangangailangan ng politikong tinitingala. Kakaiba rin ang panig nitong magandang dalaga. Talagang ipinagtatanggol kung ano ang panig niya. Kabataan daw sa bayay pag-asa, dapat ding mapakinggan ang inaing nila. Panig nitong katunggali, ano naman ang sasabihin? May kakatapat ba sa dalagang magaling? Kaya ngayon, Ginoo, panig mo'y hinihiling nang matumbasan ang kanyang aura at lakas ng dating. Politika ay mahalaga at kailangan tumo sa maayos na pamahalaan upang serbisyo'y mabigyang daan, maihatid sa mga mamamayan. Sa tulong ng politika ay nagkakaroon tayo ng isang pamunuan na sistematiko na namamahala sa kinabibilangang Estado upang maipaabot kailangang serbisyo. Paano may paparating ang serbisyo sa mamamayan? Di ba mga politiko ang namamagitan? Sila ang nagpapakahirap upang lahat sa tulong ay maabutan. Kahit sariling pera at panahon sa pamilya ay mawalan. Gaya na lamang ni Mayor Iming ng Gaban, hininga ng tulong mga kamag-anak at kaibigan. Nagpakita ng malasakit sa kanyang nasasakupan. Naging instrumento upang lungsod ay walang mahirapan. Walang pinipili, lahat binibigyan. Basta't may pinto, may pera at bigas na isang kabal. Buhay na bayani na dapat hangaan, lalo na ninyong mga pasaway na kabataan. Ito rin si Mayor Vico ng Pasig, wapo na tunay na masigasi. Pagtulong sa kapwa sa kanya'y nanai, sa mga naninira sa politiko'y di padalagi. Itong makatang Ginoo, ang tema'y pinabulaanan, kung ano ang tama sa kanya'y ipinaglalaban. Mga katwiran nila'y nais pang malaman, halina't ang ikalawang tindig ay atin ang simulan. Kaya muling tinatawagan, dalagang nasa aking tagiliran, nang panig niya ay mapatunayan. Ngayon binibini pumaroon ka sa unahan, nang sa ganon, maintindihan ang panig mong ipinaglalaban. Ako'y kumakatawan sa kabataang may pakialam, sa nakikitang kahirapan at pagkulo ng mga tiyan, ng taong bayan na sa ibinoto ay umasam, na may angat ang kanilang katayuan gaya ng pangako ng iinan. Imbis na tulungan ay lalong inilugmok, matapos sila sa trono ay mailuklok. Napako ang mga pangako sa sulok na parang mga basurang unti-unting nagugulok. Politiko'y walang mga puso, mga damdami sintigas ng bato, salit-salitan sa kanilang panluloko. Kay gagaling manggago at magbalat kayo. Di na kami magtataka sa biglaang pagyaman. Social amelioration nga ng bayay di tinantanan. Kaunting tulong na sana para sa tunay na nangangailangan. Ibinunsapan ng mga buwayang hayop sa kaban. Kaya si Mayor,
May sports car na naman! Bagong bahay ni Konsihal sa Garay Di Matatawaran. Tiba-tiba na rin sa kupit si Barangay Kapitan. Politika! Puli-pulitikas! Mangsaya'y walang mapaglagyan. Teka lang! Dalaga nito'y masyado ng mapagpintang. Tila ba'y naging landlady na hindi binayaran ng utang? Biglang nakalimutang politiko'y umaasa lamang ng mga proyektong papawid sa kanilang kamangmangan. Reklamo rito, di sang-ayon doon. Di ba kami itong nataasang magbigay ng solusyon ng mga problemang palaging dala niyo sa dayon? Ngayon kami pa itong di mabigyan ng pag-ayon? Marami sa politiko ang nagbubuwis ng buhay, naglilingkod sa bayan kahit man sila'y mamatay. Inampo si Senador dahil masamay gustong ibitay. Iyan ba ang sinasabi mong inunay sariling bakay? Social amelioration. Saan nga ba napunta? Iba ibinili nyo ng mga tilata? Ipinambayad yung pangasin yung matrikula? Iba pa nga'y sasabungay inyong ipinusta? Bakit lahat na lang isinisisi sa politiko? Naisip nyo bang sa kakarambot na sweldo, sila'y walang nahawakan ni Cinco kasi humihingi pa ng pampalibing si Katoto? Sandali, sandali! Ako muna'y pakinggan upang bawat isa'y hindi mapag-initan. Konting hinahon, sabi ng mamamayan. Ito'y madadaan lamang sa maayos na usapan. Kahit saan mo suriit tignan, malalim ang suliranin ng bayan. Politika'y ginagamit para sa pansariling kapakanan, hinakasangkapan ang mamamayan ng mga makapangyarihan. Mga namumuno na nasa posisyon ngayon, nakikita natin ang matinding problema sa korupsyon. Paglabag sa batas na kailangan ng tamang solusyon, kaya marami ang nag-aaklas at nagre-revolusyon. Ganitong uri ba ng sistema ang nakikita ng kabataan? Bakit may lagayan? Bakit may paglilinlang? Lalo na't salapi ang pinag-uusapan. Alam mo, Binibini, sa simulain masyado kang mapanghawak. Payo ko sa'yo'y magsaliksik ka ng sapat upang iyong mapagtanto sa lahat kamalian ng tao isinisisi sa politiko'y di dapat. Mamamayan ang naglukluk sa kanila sa pwesto. Mga politiko'y kanilang ibinoto. Naniniwala sa kanilang prinsipyo. Ngayon, sasisi sa kalaring ba ibinabato? Napaka-unfair naman ang lipunan. Mabuting ambag nila, bakit hindi tingnan? Ano naman kaya ang naitulong niyo sa pamaynan para husgahan ang mga naglilingkod sa bayan? Nako, Ginoong politikero! Kahit na anong sabihin mo, di mo kami maluloko. Nakikita naming kurakot kayo. Kung gusto mo ng serbisyong totoo, bakit di ka tumakbo sa pagkapangulo? Para naman maramdaman mo, di madali ang kanilang trabaho. Kagalang-galang na Ginoo, para kang aso na matigas ng ulo na hindi nakikinig sa kanyang amo. Ikaw naman binibining marikit, mabuti pa sa iyong paslit. Kapag napapagilitay, di na makulit. Oops, tama na ang sagutan. Oras na ng husgahan. Kakayahan sa pagdula, inyon ang napatunayan. Kaya akin ang tatapusin ang balagtasan. Ako ay lubos na humahanga sa darawang makata na sa pagbigkas ng tula ay sobrang bihasa. Respeto sa panig ng bawat isa'y ipinakita at talagang nakikinig kapag ako'y kumagitna. Ang hiling ko sana'y palakpakan para sa dalawa, para sa pagtatanggol ng panig nilang mayaman sa salita at magbibigay sa atin ng ngiti sa mga muka. Talagang sila'y kahanga-hanga. Marahil lang inyo'y hinihintay ngayon, pasya at hatol ng dakilang hukom. Subalit, tila po marapat at naaayon na ikaw na nanonood ang lalong marunong. Thank you.
without warning, and it spreads like wildfire. Under warranty. Ito ay ang mga volunteers, ilang sektor ng komunidad at iba't ibang sangay ng gobyerno na patuloy at walang sawang nagsiservisyong publiko. Yabong mong kalikasan, nagpipigay sigla, nagtutulot ng saya. Pinupuri sa taglay na yaman, kinararangal, humahanga. Katayngan ko, bayang maunlad, bayang may asinso. Ang loob ng bawat tao, taas mo. And we begin with breaking news here on CNN Philippines. A magnitude 6.5 earthquake hits Kataingan, Masbate early this morning. Komunidad kung saan ang bawat individual o mamamayan ay nagkakaisa sa iisang layunin at hangarin na maipagpabuti ang bawat sektor ng pamayanan. Dumaan man ang ilang trahedya, kalamidad at pandemya, hindi nagpatinag ang pusong Kataingenyo na ipakita ang pagmamalasakit na makapaghatid ng tulong sa kapwa at bilang pagkilala sa kagitingan ng ilan sa ating mga frontliners mula sa munisipyo ng Kataingan, isang pagsaludo at taus-pusong pasasalamat ang aming handog sa mataas na pambansang paaralan ng Kataingan. Bayang maunlad, bayang may asinso, buo ang loob ng bawat tao, taas noo ako. Bayang pagmamahal, ang alay at natatamo, patuloy sa pag-asinso, Kataingan.
Tonino John J. Lubriano. Regine P. Caballas. Catania National High School. Down on me, water like misery.
Rodeo Masbateño, conceived in 1992 as a means of promoting the cattle industry. It all started when a group of ranchers called Makusog formed the Rodeo Masbateño Foundation. The tradition of cattle raising has been a struggle for its promoters. Before the foundation, the cattle industry was facing imminent downfall. However, with the support of leaders and the people of Masbate, Rodeo Masbateño began to see the light in the midst of difficulties. Rico, 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 rico
why you always in Ooh. Bitch, I'm a ghost. I could go on for days and days, yeah, I do the most. Wait, 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 wait. Killer, West Side Killer. Hey, hey. I need to cut some of them off, I need her. I got some bad things I want her to myself. Gotta take the time to cut them off, I need her. I don't wanna make the girl go crazy when you treat her like you're number one. Pag-umarte at istahin, haling-galing, iyo
Ateneo. Ipakita yung talento, maging inspirasyon. Mapangitip. Usap nila, may anting-anting ako. Pero di nila alam. Pinoy ako. Tunay na Pilipino, galing sa baryo sa Pangbato. Yo. Pilipino, 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 Pilipino. Saludo para sa mga manggagawang Pilipino. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Bye.
pakikinggan natin ang isang minsay at pasasalamat ng aming CID chief na walang iba kung hindi si Ma'am Dorothy L. Daniel. Isa sa katuparan ang bawat adhikain kung ito ay isinasagawa ng may diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ang katatapos lamang na italentadong mas batenyong Filipino ay maluwalhating naganap. Kung kaya ang ating lubos na pasasalamat ay ating ibinibigay unang-una sa ating puong may kapal na patuloy nagbibigay sa atin ng proteksyon, kalakasan at kakayahan para makagawa tayo ng mga bagay para sa ikakaluwalhati ng kanyang pangalan. Pangalawa sa ating Schools Division Superintendent, Ginang Nene Marioles, at ang ating dalawang Assistant Schools Division Superintendent sa kanilang patuloy na pagbigay suporta at pagpahintulot sa mga gawain ng Curriculum Implementation Division, unang patimpalak na ito, sa ating malikhaing supervisor ng Filipino, Ginoong Rudyard Balacano, sa pagbibigay buhay niya sa kanyang imahinasyon at naisagawa niya ang patimpalak na ito. Ganun din po sa mga namumuno ng mga distrito at paaralan sa pagbibigay inspirasyon sa mga guro, mag-aaral at magulang na sumali sa magandang patimpalak na ito, sa mga kalahok na nagpamalas ng kanilang iba't ibang talento, sa lahat ng mga kawani ng SDO Masbate Province, sa patuloy na suporta, naway panadalihin natin ang magandang nasimula ng asignaturang Filipino ngayong taong pampaaralang 2020-2021 para na rin sa mga mas batenyong patuloy na naniniwala na ang kaalaman ay di mahahadlangan ng anumang pandemya. Ito ay maaaring mapalawak o mapalago kung ang dedikasyon ng mga kinauukulan ay tunay at bukal sa puso. Muli, maraming salamat sa inyo lahat. Pagpalain tayo ng puong may kapal. Tago o sumadlay, sikat, sikat, new normal, magkisabay, ang dating shy, hiwalay, ng pandemic lumumbay, pagkikilaban sa buhay, pag bumarte at istahin, haling-galing, iyong ang kinbasa, litugyaw, hanap sa galaw, pag bumarte at istahin, haling-galing, iyong ang kinbasa, litugyaw, hanap sa galaw. Kaya't mas bateneo, ipakita yung talento, maging inspirasyon, mapangiti pusong tuliro, italentado. Sa bateneo, Filipino, talentong Diyos ang may bigay, kita sa buong mundo. Ikaw ba ay camera shy o sa selfie bigay na bigay? Talento ba ay tinatago o sumadlay? Sikat, sikat, pag umarte artistahin, haling-galing, iyong angkin basa, litugyaw, hanap sa galaw. Pag umarte artistahin, haling-galing, iyong ang kinbasa, litugyaw, hanap sa galaw. Pag umarte at istahin, haling-galing, iyong ang kinbasa, litugyaw, hanap sa galaw. Pag umarte at istahin, haling-galing, iyong ang kinbasa, litugyaw, hanap sa galaw.
ako'y lubos na nagpapasalamat sa aking DepEd family, ang SDO Masbate Province, at higit sa lahat sa ating buong may kapag na siyang may bigay ng ating talinong taglay. Maraming salamat at mabuhay ang Masbateño.